Ikalabimpitong kabanata. Huwag kayong maghahandog sa Panginoon na inyong Diyos ng baka o tupa na may kapintasan o kapansanan, dahil kasuklam-suklam ito sa Panginoon. Kung ang isang lalaki o babae na naninirahan sa isa sa mga bayan na ibinibigay ng Panginoon ay nahuling gumagawa ng masama sa paningin ng Panginoon na inyong Diyos, sinira niya ang kasunduan sa Panginoon at sumuway sa pamamagitan ng pagsamba sa ibang mga Diyos, o sa araw, o sa buwan, o sa mga bituin. Kapag narinig ninyo ito, kailangang imbestigahan ninyo ito ng mabuti. Kung totoo ngang ginawa sa Israel ang kasuklam-suklam na bagay na ito, dalhin ninyo ang taong gumawa ng masama sa pintuan ng lungsod, at batuhin hanggang sa mamatay. Pwede lang patayin ang tao kapag napatunayang nagkasala siya sa pamamagitan ng patutuo ng dalawa o tatlong saksi. Pero kung isa lang ang saksi, hindi siya pwedeng patayin. Ang mga saksi ang unang babato sa taong nagkasala, at susunod na babato ang lahat ng tao. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kung may mga kaso sa korte ninyo tungkol sa pagpatay, pag-aaway, o pananakit na mahirap bigyan ng desisyon, ang gawin ninyo, dalhin ninyo ang kasong ito sa lugar na pinili ng Panginoon na inyong Diyos, kung saan ang mga pari na mga Levita at ang mga hukom na naglilingkod sa panahong iyon ang magdidesisyon sa kaso. Kailangang tanggapin ninyo ang kanilang desisyon doon sa lugar na pinili ng Panginoon. Sundin ninyong mabuti ang lahat ng sinabi nila sa inyo, kung anuman ang kanilang napagdesisyonan ayon sa kautusan. Dapat ninyo itong sundin. Huwag ninyong susuwayin ang sinabi nila sa inyo. Ang taong hindi tatanggap sa desisyon ng hukom o ng pari na naglilingkod sa Panginoon na inyong Diyos ay dapat patayin. Sa pamamagitan nito, mawawala ang masasamang gawa sa inyong bansa. Kapag narinig ito ng lahat ng tao, matatakot sila at hindi na muling gagawa ng bagay na iyon. Ang mga hari. Kapag nakapasok na kayo sa lupaing ibinibigay ng Panginoon na inyong Diyos at maangkin na ninyo iyon at doon na kayo manirahan, sasabihin ninyo, pumili tayo ng hari na mamumuno sa atin, katulad ng mga bansa sa palibot natin. Siguraduhin ninyo na ang pipiliin ninyong hari ay ang pinili rin ng Panginoon na inyong Diyos, at kailangang katulad ninyo siyang Israelita. Huwag kayong pipili ng dayuhan. Hindi dapat mag-ipon ng maraming kabayo ang hari ninyo, at hindi niya dapat pabalikin sa Ehipto ang mga tauhan niya para bumili kayo ng mga kabayo, dahil sinabi ng Panginoong Diyos sa inyo na huwag na kayong babalik doon. Hindi siya dapat magkaroon ng maraming asawa, dahil baka tumalikod siya sa Panginoon, at hindi dapat siya nagmamay-ari ng maraming pilak at ginto. Kung uupo na siya sa trono bilang hari, kailangan niyang kopyahin ang mga kautusang ito para sa kanyang sarili sa harapan ng mga pari na mga Levita. Dapat niya itong ingatan at laging basahin sa buong buhay niya para matuto siyang gumalang sa Panginoon na kanyang Diyos at masunod niya ng mabuti ang lahat ng sinasabi ng mga kautusan at mga tuntunin. Sa pamamagitan din ng laging pagbabasa nito, makakaiwas siya sa pagyayabang sa kapwa niya Israelita, at makakaiwas siya sa pagsuway sa mga utos ng Panginoon. Kung susundin niyang lahat ito, maghahari siya at ang kanyang angkan ng matagal sa Israel.